Pinanumpaan ni dating Pangulong Aquino sa Department of Justice ang inihain niyang counter-affidavit kaugnay sa tatlong reklamong inihain sa kanya sa issue ng Dengvaxia vaccine. Sabi niya sa tagal daw ng pag-uusap tungkol sa Dengvaxia, wala pa umanong matibay na ebidensya na naihaharap na nakamamatay ito. Kaya dapat lang ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Ang masakit, may mga namatay na dahil dito nga sa pananakot na pag nagkaroon ka na, naturok ako ng Dengvaxia, eh halos garantisado magkakaroon ka ng severe dengue na pagkatapos nun, mamamatay ka. Yung kanila bang pinagagawa na pananakot nakabuti sa lipunan. Pinagdudahan din ni Aquino ang motibo raw ng abogadong si Manuelito Luna na siyang naghain ng mga reklamo laban sa kanila sa Ombudsman, COMELEC at Department of Justice. Ayaw ko lang kung may connection sa election next year. No? Baka kailangan ngayon pala mag-generate ng recall. No? Pero sa akin, They really fail in terms of public service. I'm just wondering, no? Si Attorney Luna, kaharap namin doon sa COMELEC at counsel siya, at that time for BACC. No? Tapos dito, inulit na, he is not, since he has been appointed already, so hindi na siya counsel for BACC, he is still pursuing the case in his personal capacity. This is the quickest way na mapansin ka at ma-appoint ka. Ayon kay Attorney Luna, baka hindi lang daw napansin ni Aquino ang mga detalye ng Dengvaxia cases. Imbis daw na personalin siya ni Aquino, mag-concentrate na lang daw ito kung paano idedepensa ang sarili sa mga reklamong nakahain sa kanya. Ang Department of Health ang inatasang mag-imbestiga kung ang bakunang Dengvaxia ang ikinamatay ng mga batang inotopsiya ng Public Attorney's Office. Pero wala pa silang konklusyon sa ngayon. Paliwanag ng dating presidente, nakatulong pangaraw ang Dengvaxia na ibaba ang insidente ng dengue cases sa bansa mula nang i-administer noong taong 2016. Wala rin daw silang nilabag na batas ng pondohan ng pagbili ng Dengvaxia sa Sanofi Pasteur ilang buwan bago ang eleksyon. Sa isinumit din namang counter-affidavit na dating Health Secretary Janet Garin, sinabi niyang walang katiwalian sa Dengvaxia program. Hanggang ngayon daw, hindi pa napapatunayan na merong namatay dahil sa bakunang ito. Sa pagdetermine ng causality kung ito ba ay namatay dahil sa bakuna o hindi, may proseso na sinusunod ang WHO. Hindi po ini-exhume at inu-autopsy ang pasyente. Kinukuhanan lang po ng dugo o yung dugo niya na nasa ospital pa. Kaya bakit po parang tila hindi natin sinusunod ang siyensya? Danotin ko, nakatutok 24 oras.